Isa-isa mapagpalang alas 4:08 ng hapon at a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. So ito na ho yung ano no board na in order pinadala sa atin ng ating minamahal na customer sa Zambales. So pinick up po natin siya sa LBC kanina no. Ito pa ay galing pa sa Zambales mga kamaster. Okay, so ang problema ng board nito, ito pa ay Samsung digital inverter ha. Hindi na raw po di umano ito nagpa-power on. Ang kanyang motherboard ay wala ng power. So walang ilaw, totally wala, as in wala. Okay? So minarapat kong ano no, pinadala na rin tong ano, sabi ko isabay niyo na lang yung inverter board para ma-check ko rin, no? Tama sabi mo. Then yun nga, tunghayan ho natin sa mga oras nito kung bakit nga ba no, walang power ang motherboard na ito. Kasi pag walang power, ang mangyayari, magbi-blink lang ho ito ng isa, as in dead set ho talaga. Okay? So, tuloy-tuloy na ho tayo, no? Ito yung mga i-share kong mga technique sa inyo. Shortcut method lamang ho ito ha. Shortcut method, no? Kapag ka kayo inaka-encounter ng no power, okay, na Samsung digital inverter, itong gagawin nyo. So, hindi na ho natin kailangan pang i-actual to sa 220 volts, no? Kasi nga, gamay na gamay na ho natin itong mga ganitong board. So, ipapakita ko na lamang sa inyo yung shortcut method kung paano ang tamang pag-check ng shortcut method, pero garantisado makukuha nyo agad ang problema kung ano ang issue mga kamaster. So, magsimula ho muna tayo sa driver board. So, sa pag-check ng driver board para malaman ho natin na good ang ating ano no, good ang ating driver board, yung particular dito sa IPM. So, ang gagawin nyo lamang ho, gamit may mga nilabas na akong video nito no kung paano mag-check ng IPM kung good ang ating inverter board. So, subukan ho muna natin dito. No. So nakaset ho tayo sa ano, nakaset ho tayo sa times 1 mga kamaster, okay? Sa pag-check ho ng ating driver board ganito ho. Isusunod ho natin yung motherboard maya-maya lamang. So step by step kasi si sir mamaya-maya ay manunod ho ng video natin kasi ho ay ano niya ho ito, ay board ho niya ito. So nakaset ho tayo sa times 1 ha, yan ho ha. Okay, times 1. So papagdikitin lamang ho natin yung ating ano, yung ating test prod sa ating LED, okay? Ang nasa kanan ay positive, ang nasa kaliwa ay negative, anode cathode, yan. Okay? So, umiilaw siya bright para malaman natin kung good ang ating IPM. So, yung negative ilalagay, i-stay lamang ho natin sa kaliwang bahagi ng ating ano no, ng ating LED. So, yung ating positive ay ilalagay ho natin sa number, ano ba to? Number 3. Yung so, meaning good ho ang ating IPM, meaning madaling sabi good ho ang ating inverter board. So, pangalawang technique, i-stay nyo lang ho yan dito. Then dito naman tayo sa UBW. So, technique ho yan na shortcut method para malaman nyo kung buo ang ating ito IPM. So tapos na ho tayo dito. Yan. So dumako naman ho tayo dito sa motherboard. Ito yung medyo mabigat-bigat no. Kasi marami na ho tayo ni-repair na ganito. Ganito, ang unang-una mong i-check, syempre primary no. Kapag primary ang i-check natin, shortcut method ulit, shortcut method, pero epektibo. So kung yung mapapansin, ito yung line at saka yung neutral, line neutral. So sa pag-check, may video na rin ako nito. Yan. Yun. So tingnan niyo ho yung ating ano ha, tester. So ilalagay niyo ho yung test prod dito sa neutral, then ilagay niyo sa dito sa rectifier agad para ano na, shortcut method tayo. Yan, rectifier agad. Okay, then ilagay niyo dito sa yan, sa neutral din ng rectifier, nasa ayan oh. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na terminal ho yan. Ito po yung bridge diode, okay? So ilalagay niyo lamang ho natin sa neutral din ng ano, neutral line ng ating rectifier. Meaning pagka pumalo ho yan, ibig sabihin pala buo lahat no, buo lahat itong parts na dinaanan ng ating kuryente. Okay? Yan oh. So pangalawa, doon tayo sa line, ililipat ko to dito, then ililipat ko naman to dito sa kabila. Yun. So ibig sabihin, wala ho tayong problema sa primary. Kung pag-uusapan yung primary kasi pag no power, ang i-check ho natin yan, syempre primary muna. Then itong fuse, yan, fuse ho ito, ito fuse ho yan. Check ho natin dito. Yan, ito ho yun oh. So check ho natin yan, dapat pumalo ho yung ating fuse. Yun. So meaning buo yung ating fuse. Okay? So ang susunod ho nating i-check, oh, itong transformer, good ho lahat 'yan. Bakit nga ho? Kasi pagkaputol ho yung transformer, kung may sira ho yung transformer, hindi na ho tayo makakuha ng continuity dito pa lang sa ano na to, sa linyada na to. Okay? So mag-focus na ho tayo sa 'yan. Secondary na ho tayo. Okay? Tama sabi mo. So dito ho, ang unang-una nating i-check, no? Unang-una itong IC natin, power IC natin. Then pangalawa itong optocoupler at pangatlo itong baka akalain niyo transistor ha, hindi ho ito transistor, ito po ay diode, okay? Diode ho ito. So ang technique po dito no, para magkaalaman ho kung ano talagang problema since na wala naman tayo nakitang problema sa
primary, ito ang gagawin natin. Okay? Kung mapapansin mo, yung ating octocoupler ay may apat na paa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tama sabi mo. 4. So ilalagay ho natin yung ating tester, yung ating test rod, yung kulay itim sa number 3. Yan, number 3 ha. Ilalagay natin. Then dito naman sa power regulator na to, kasi IC ho ito ha, IC regulator ho ito, ilalagay ho natin sa dito. Ayan. Yan o. Yan, igaganon ha. Yan o. Papahin nyo ho lahat sa lahat ng terminal. So, pumalo ho siya, di ba? Pumalo. Okay? So, balik na rin ho natin. Ito namang negative, no? Itong negative na test rod, ipagbabaligtad ko. Itong positive, yun naman ilalagay ko dito. Mapagbabaligtad rin ko ha. Ayan. Okay? So, ilalagay ko siya sa number 3. Okay? Then, yun naman ang ipapahid natin dito. Yun. So, meaning pala, pagpapatunay na, shorted ho yung ating IC regulator. Tama sabi mo. Regulator. Ganun lamang ho kadali ha. Huwag na ko kung saan pumunta dyan. Yung mga ituturo ko ho sa inyo, ito po yung kadalasang problema kapag ka ang ating motherboard ay no power. Ito lamang ho yung mga iti-check nyo. Umpisa ha, ito. Siyempre, yung umpisa, yung primary. Madali lamang sa primary. Okay? Sa secondary, medyo mabigat-bigat. Kaya, step by step tayo. Okay? Itong IC regulator natin, okay? Yan. I-check ko natin yan ha. O, pagbalik-balik ta rin ho nyo ho yan. Yan. Okay, dapat. Wala hong palo yan ha. Yan o. O, babalik ta rin ko ulit. Okay? Yan ho. Okay? Babalik ta rin ko. Yan. So, dapat wala siyang palo, mga kamaster. Diba? Dapat wala siyang palo. Tama sabi mo. Dahil kapag nagkaroon ng palo yung ating IC regulator sa pamamagitan ng ating optocoupler, so, shorted yung ating IC regulator. So, itong number 3 emitter, ilalagay lamang ho natin yung ating negative na kulay itim na test rod. Dapat wala ho siyang palo. Yan. So, pagka pumapalo ho yan, meaning shorted ho yung ating IC regulator. Okay? Umpisa. Okay? So, umpisa pa lang, may nakita na tayong problema. Kaya, walang output dito sa ating secondary. Hindi magsiswitch. Ayan o. Okay? Dapat hindi papalo yan. Klaro? So, may nakita na tayong problema. Okay? So, pangalawang problema at pangalawang i-check natin ay eto. Yan. Etong optocoupler, mga kamaster, i-check din ho natin yan. Ah, tungkol sa bagay na yan, pinaghandaan ko na yan. Pero sa pagkakataon ito, gagamitin ho natin itong ating digital na tester. Yan. So, isiset ho natin siya sa ano ha? Sa diode. Yun. Okay? So, sa diode tayo. Nakaset ho tayo sa diode ha. Yan. So, i-check ho natin itong 3 and 4. Laging 3 and 4 ha. 3 and 4. Kasi yan po yung signal natin. So, 3 and 4. So, itong itim, ilalagay ho natin siya sa number 3 din, sa number 3. Yan. Okay? Then, itong kulay pula ay nasa number 4. Tingnan natin ha. Dapat wala ho tayong makuhang reading dyan. Ay, dapat sa diode. Ulit. Dapat nasa diode tayo ha, diode settings tayo. Okay? Yan, dapat wala ho. Normal ho yan ha. So, pag binaligtad ko ito, dapat wala ho tayong makukuhang reading. Okay? Wala ho tayong makukuhang reading. Nasa optocoupler pa lang tayo ha. Kanina, may problema na sa ating power IC regulator, regulator natin. So, nandito na tayo sa optocoupler. So, dapat wala. Ngayon, kapag binaligtad ho natin to, dapat itong itim, ilalagay ko dito. Ito naman, ilalagay ko dito. Yan. So, dapat wala. Okay? Ito yung mga shortcut method lamang para makatulong sa inyo. Lagay na natin. Yun. So, bakit nagkakaroon? Hindi pa nga gumagana ang ating system. Baka tanongin nyo, di mo kasi tinanggal eh. Hindi po. Kaya nga ho, itong pinapakita ko sa inyo, hindi nyo na ho kailangan tanggalin yung parts para ma-check. Sa pamamagitan ng ginagawa ko, malalaman yun. Hindi nyo na kailangan pang tanggalin yung mga parts. Kasi sa pinapakita ko, malalaman nyo kung ano talagang problema. So, ulitin natin na dapat wala ho tayong makikitang signal dyan. O, 0.4 volts. Dapat wala ho yan. Okay? Dapat wala po yan. Ulitin ko ha. O, etong, ulitin ko ha ito ha. 1, 2, 3, 4. So, lagi sa number 3. Okay? Yung negative test rod natin ay lagi nasa number 3 ng optocoupler. Ulitin natin ha. Oh. Dapat wala. Okay? So, wala talaga yan. Dapat talaga wala. Ulitin ko. O, yan ho. Ha? So, pagbabalik na rin ko, itong negative side, ilalagay ko sa positive. Yan. Okay? O, baliktad na. O, dapat wala. So, mayroon siyang reading. So, meaning, sira na rin ho ating optocoupler. So, dalawa na yung may problema. Then, pangatlong iti-check nyo, yung mga madalas masira, kasi ito madalas talaga masira ang dalawa na to. Minsan nga, nasusunog pa ho itong regulator natin, IC regulator natin. So, pangatlo, ito hong ating diode. Okay, ang diode na yan ay may tatlong terminal yan. Oh. Yung sa gitna ay base. Okay,
Yan, yung sa yung dalawa, yan, base, anode, base, cathode, anode. So, itong ating test prod, ilalagay lamang ho natin sa, ano, oh, anin ko na ha, babalitarin ko na. Oh, ito ho yun ha, ito ho yun, yun o. Oh. 1, 2, 3. Ito yung anode, ha. Yung anode natin, yung ating kulay itim na test prod, ay ilalagay ho natin sa anode, yun, sa gitna. Then, ilalagay ho natin sa, ay, ang gamitin ho natin ay, itong ating, tawag dito, itong ating analog, yun. Yan. Okay? Yun. So, naka-ano tayo ha? Yun. Analog tayo. So, yung ating kulay itim, negative na test prod, ilalagay ho natin sa gitna, sa anode. Ito yan ha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anode, cathode. Okay? Yung kulay itim, ilalagay natin sa gitna at yung ating, pansinin nyo ha, yung ating positive test prod ay ilalagay natin sa anode. Yun, pumalo. Then, ilalagay natin sa anode. Papalo ulit-ulit yan. Yun. Okay? Pero pag dinaligtad ko, itong positive, ilalagay ko sa base, sa anode, sa cathode, dito sa gitna, dapat wala akong palo ha. Wala akong palo kasi diode ho ito. Okay? So, binaligtad ko na ha. Kanina, itong kulay itim, nandito. Yan, nandito ha. Yan, nandito. Tatlong terminal, anode, cathode, anode. So, ilalagay ko sa anode. Ngayon, ipagpapalit ko naman. Yung aking kulay itim, pagpapalitin ko. Yun. Ito naman ilalagay ko sa gitna. Yan. Dapat hindi na siya papalo. Kapag pumalo ho siya, meaning, shorted yung ating diode. Yan ha. Lalagay ko. Yun o. Okay? Daming lamok. Isa pa. Yun. So, shorted yung ating diode. Yun. Yan. Yun. So, meaning talaga, medyo malaki-laki naging issue ng board na to, mga kamaster, no? Hindi lang regulator ang problema, yung IC regulator natin, kundi itong ating optocoupler, may problema at ang ating diode. Shorted ho sila. Kasi itong ating chopper transformer, madali lang naman ho itong i-check, no? Yan, madali lang itong i-check. Kasi kapag ka-open ang ating chopper transformer, yan, wala na ako yung makukuha ng reading dyan. Yan. Input. Output. Yan. Output. So, buo yung ating chopper transformer. Ngayon, ito yung pinakalas na technique, no? Para magkaalaman na kung ano talagang pinaka-issue. Although nakuha na natin yung issue, no? Shorted ho itong ating IC. Then, yung optocoupler at yung ating, ano, ating, tawag dito, yung ating diode. Yun. So, ito ang technique dito, pinaka-highlights. Kung mapapansin, meron ho tayo dito mga transistor, no? Ito po yung mga switching. Switching ng ilaw, ng fan, ng compressor, ng thermostat, yan. So, ito ho yun sa mga heater. Switching ng lahat. Basta ito mga switching ho to, transistor ho yan, okay? Yan, sila ho yung nagsiswitch sa ating system. So, kaya nga ho, walang power, walang ilaw, walang fan, wala lahat. Kasi nga ho, dito pa lang ho sa supply, sa yung output ng ating secondary, ay shorted na ho. So, pag shorted, wala ho talagang ilaw, mga kamaster. Klaro na ha, klaro. Walang ilaw, wala talaga, dead set ho talaga lahat. Kaya, walang magsiswitch sa ating mga ilaw, ating fan. Okay? So, etong pinaka-technique dito. Since na mayroon ho siyang LED, okay? So, dyan sa may mga, dyan sa, ano no, sa mga kababayan nating technician at mga customer, kapag may LED ho ang inyong motherboard, so, napakadali ho mag-check ng system. Okay? Kasi, marami na ho tayong nirepair ng ganito. So, ito ha, o. Oh. Dito natin. Nakaset ho tayo sa ano ha? Nakaset ho tayo sa times 1 lagi ha. Times 1. Yan. So, anode, cathode. Positive, negative. I-short nyo lang ho dyan. Okay? So, iilaw ho yan. Okay? Iilaw ho yan. So, ito yung technique. Para malaman natin na shorted talagang ating diode, no? Shorted ang ating system. Yung secondary, yung pinag-usapan natin na secondary. Itong gagawin nyo. Itong positive, nakaset tayo sa ano ha? Nakaset tayo sa times 1. Itong positive, yung anode, yan. I-short nyo lamang ho dyan sa ilaw, ilagay nyo itong negative tsaka positive yan. So, iilaw ho yan. Ito ang technique dyan. So, itong ating mga trial transistor, itong mga transistor natin, yan. Kung mapapansin nyo, may mga signs siya. Okay, yan ho. May tatlong ano yan, terminal. 1, 2, 3. Okay, ilalagay nyo yung inyong test prod dito sa bungad. Okay, pansinin nyo ha, kapag shorted ang ating system, ito ang magiging result. Dapat, hindi po siya iilaw kapag ka hindi shorted. Pero kapag ka binypass na ho natin siya, shortcut method, oh, dapat hindi iilaw. Pero pag iilaw, pag umilaw siya lahat, sa gagawin natin, meaning shorted ang ating system. Ito ha, ito, ulitin ko ha, yan, ilalagay ko dyan, yan, iilaw yan. Ngayon, etong positive, ilalagay nyo lagi dito sa ating ilaw.
Okay? Nananatili nandiyan yan. Okay? So, etong negative, ilalagay nyo sa unang terminal mula sa kaliwa sa mga transistor. Yun. Meaning, shorted, isa pa? Yun. Isa pa? Yun. O, isa pa? Yun. Isa pa? Sa dulo? Yun. So, hindi ka talaga magsiswitch. Diba? Kasi kapag shorted, shorted ang ating system, lalong-lalo na dito sa ating diode, optocoupler, at saka yung sa power na nagbibigay ng supply dito sa secondary, ay ba, wala na. Okay? Wala na talaga. Kahit sabihin nating good ang chopper transformer, good itong mga filter capacitor, kung wala namang pumapasok na voltahe, walang, wala din magsiswitch dito sa ating secondary. So, ganun lamang ho kadali ha. Yan o. Oh, ulitin ko ha. O, oh, tekniko yan. So, yung mga binibigay kong mga tutorial sa inyo, magagamit nyo ito, maging technician man ho kayo o maging customer. Kung may tester lamang ho kayong ganito, kahit magamumurahin lang, o, pwede na ho yun. Kasi inverter technology na ho tayo ngayon. So, kailangan maging kayo ay matuto na rin gumawa kahit papano. Okay? So, ang pinaka-shortcut method nyo dyan, dapat hindi yan iilaw ha, sabi ko nga sa inyo. Yan. So, yung mga tinuro ko kanina, gawin nyo yun. Pero, kung gusto nyo talaga makasigurado na hindi shorted ang ating system, ito lang ho, yan. O. Then, lagay nyo sa triac. Yan. 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 Isa pa. Yan. So, hindi nga ho mag-switch. Kailangan kasi, hindi po siya iilaw. Okay? Kasi pag umilaw ho yan, hindi ho mag-switch ang ating system, mga kamaster. O, klaro na ha. O, dun sa, kay sir, sa nagmamayari ng board na to, pwede ko naman hong palitan to, sir, no? Pwede ko naman palitan to. Pwede ko naman hong palitan to. Pero magkaganon pa man, ang dami na ho nating na experience, no? O, anong mga nakaraan nga, mas malala pa. Nagpalit na ako ng ito, pinalitan na ho natin to, pinalitan na natin to, dahil nga talagang sabog-sabog. Ang dahilan ho na ito, yung ng mga nakaraang board, eh malakas ho yung kulog kidlat, eh siya, nadali, oh, una, lumobo, okay, hanggang sa pangalawa, yan, ito talaga, biyak ho talaga yan. Then, sabog naman ho yung IC regulator natin. Pagka ganyan, eh sabi ko sa customer, kayo ho, eh basta binibigan ko ng ano yan, ng tanning, hindi ho tatagal yan, kasi yung ating mga IC regulator, eh, hindi naman na talaga ho, replacement parts lang ho talaga yan. Kaya mas maganda, kung kayo ho magpapa-repair, marirepair ho natin yan, nare-repair naman ho tayo. Pero, binibigyan ko nga talaga ng babala. Okay? Mga payo na. Pagka nirepair ho natin yan, siguraduhin nyo po na hindi rin ho tatagal yan. Hindi dahil sa mahinang klase yung pagkakarepair. Pero, yung parts na ilalagay ho natin yan, eh, replacement parts lamang. Okay? So, hindi nga ho tayo nagkamali. Sabi na, kamaster, sumabog nga ulit. O, oh, bakit? Eh, ganun ho talaga. Patay-sinding ilaw dito sa aming barangay. O, ganun ho talaga. Eh, ayun. So, pwede ho natin itong inabisuhan. Pwede ho natin itong palitan. Pero magkaganon pa man, eh, hindi na ho worth it para sa akin. Kaya, si sir, kanina, nakapag-desisyon na lang na o-order na lang ho ng motherboard sa atin. Sa murang halaga lang naman, no? Tama, sabi mo. Pero magkaganon po. Sabi ko nga sa inyo, sa hinahaba-haba na ho ng ating, hinahaba-haba na ho ng ating experience, eh, talagang hindi na ho worth it ito. No? Kasi mandadamay na mandadamay pa ho yan. Hindi ko ho pwedeng ilagay yung aking IC, ang mahirap ho hanapin to. Ayun ho ito. So hindi ho natin pwedeng isakripisyo yung IC natin, no? Kung shorted ho yung ating system. Ganun lamang ho mahirap ho. Mamaya pag pinalitan natin, eh meron pa palang iba na nakatago. Oh, yari na tuloy. So magkaganon pa man, eto lang naman yung kadalasan nahisira diyan yung IC regulator natin, optocoupler, yung ating diode, yung chopper transformer, hindi basta-basta nahisira yan. Okay? At eto yung fuse, yan. Minsan pumuputok yan, akala natin okay lang yan, hindi. Open ho sa loob yan. Basta itong mga kadalasang sira, ito hindi masyadong sirain yan, mga switching na yan, madali lang naman yan. Okay, pero ito talaga, yung tatlo na to ang kadalasan yan. Yan. Okay, pero sa pamamagitan ng mga tinuro ko sa inyo, sana nakatulong. Okay, sana nakatulong na nagkaroon kayo ng idea kung paano mag-check ng motherboard ng Samsung digital inverter na walang power. Unang-una yung titingnan, i-check yung primary. Okay? Then, yung secondary, ito na nga. Yan. Okay? So, wala ho talaga mag-switch sa ating system kasi nga ho shorted, mga kamaster. Okay? At kapag ka-shorted, okay lang sana kung sumabog to. Nagkaroon ng short circuit dito. So, pero pagka ganito, tatlo yung naging issue, ang inaalala natin, itong IC. Yan. So, kapag ho yan tinamaan, yan. Ang mangyayari ho dyan, kahit palitan ho natin to ng parts, ang tatlo, magkakaroon lang ho ng ilaw, under ang compressor, pero ang tendency, mamamatay, sisirain niya ho si, eto naman ho sisirain niya. Okay, ang ating IPM, mga kamaster. So, masyado hong komplikado kasi, no, hindi ho to kagaya ng mga aircon na madali lamang hong gawa ng paraan, pero eto hindi ho, okay, masyado hong komplikado.
mga kamaster. Okay, so pero isa pa pamamaraan ng aking troubleshooting kanina, eh, sana nakapagbigay ito ng guide sa inyo upang mabuksan ang inyong kaisipan kung paano nga ba ang tamang pag-troubleshooting kapag ka no power ang pinag-uusapan sa motherboard, mga kamaster. Okay? So okay na po ito. So i-send lang ho natin, send back ho natin to kay Sir sa Zambales, okay? Na hindi na ho worth it. Hindi sa hindi natin kaya, no? Kasi may mga ano ho tayo dito, ayan ho, may mga board ho tayo dito, ayan ho. Oh, yan. Okay? So baka sabihin nyo, eh sige nga kamaster, try mo nga, baka naman na niloloko mo lang kami. O sige, oh yan ho. Tingnan natin ha. Itong board na to, parehas ho yan ito ha. Parehas po yan ito, ayan ho. Okay? So sabi ko nga sa inyo, kapag ka hindi shorted ang ating, kapag ka shorted ang ating system, saan ba 'yon? Ito. Kapag shorted ang ating system, dapat hindi ho siya, dapat kapag shorted ang ating system, iilaw. Okay? Ayan ho. Yan ha. Oh. Saan ba 'yon? Ay, hindi, ito pala. Ano ba 'yan? Kung mga napupulot ko. 'Yon. Ayan. Oh, pag nilagay mo 'yan sa triac, ayan, sa transistor, ayan. Iilaw, shorted. Pero pag dito mo 'yan nilagay, ayan, pares lang 'yan ha. Oh. Umilaw ba? Oh, hindi siya iilaw. Okay? Ayan ha. Oh. So hindi ho shorted. Itong board na to hindi ho shorted ha, hindi ho shorted. Ayan ha. Lalagay ko dito. Oh, wala oh. Oh. So hindi ho shorted ang ating board. Okay? Ito shorted ho yung system. Ayan, naniwala na kayo ha, baka sabihin nyo. Ayan ha. Oh. Ganun lamang ang technique sa pag-check, shortcut method pero epektibo. Okay? Oh. Hindi ho shorted 'yan. Yan ha. Okay, oh. Hindi ho shorted 'yan. So dito, shorted. Okay, mga kamaster. So sana nakapagbigay na naman tayo ng munting tulong sa ating mga kababayan na technician, maging sa mga customer na nagdi-DIY, mga kamaster. Okay? So ang problema ho nito ay tatlo. IC regulator, optocoupler at yung diode at maging yung maaring system IC ay problema na rin. Okay? So shorted ho yung ating systems, yung ating secondary. Okay, mga kamaster? So, maraming salamat po sa inyong lahat.